So kung meron tayo nakitang lilac na aso, visually lilac siya, nakita mo, oh, lilac tong aso. Automatic 'yon, 100% meron 'yon dalawang letter D, blue. At merong dalawang CO, choco. Automatic 'yon. Para siya maging lilac na aso. Pumupula mata nun. Automatic. Pag hindi pumula, kaya nga itong test eh. Kung nagtatalo kayo, blue ba yung aso? O lilac ba yung aso? Simple lang ang test. Dalhin nyo sa madilim na kwarto. I-on nyo yung cellphone nyo, yung camera. Videohan nyo yung aso using yung flash nung, o ilaw ng cellphone nyo. Pag pumula mata nun, automatic yun. Double choco carrier. So, lilac yun. Pag hindi pumula mata nun, blue lang siya. Okay? Pero ito, sa mga plain colors lang to, hindi to nag-a-apply sa merle. Ang merle, ang sabi sa akin nung breeder na pinagbilhan ko, at saka yung isang sikat na nag-YouTuber na breeder na ng aso, ang merle daw, kahit na black, kahit na blue, pag inilawan mo daw ang mata, possible daw na pumula. Possible. Hindi always, pero possible. So, hindi automatic na pag inilawan mo mata ng isang merle at nakita mo pumula siya, hindi daw automatic na choco carrier siya. Okay? So, sa merle, para makasigurado tayo, kailangan talaga ng DNA test. Pero of course, pag nakita nyo, visually, black merle siya, automatic wala na yun. Wala ng choco yun. Wala ng choco, wala ng rojo gene. Oh, hindi na double, I mean. Pwedeng merong isa, pero definitely hindi dalawa. Okay? Pero pag obvious naman, obvious na obvious, Isabella Merle. So, o new shade Isabella Merle, automatic yun. Pag pumula mata nun, automatic na yun na meron siyang two copies ng choco at or two copies ng rojo. Okay ba? Nasusundan pa natin? Yes, boss. Okay, okay. So, etong platinum naman na tinatawag, nire-represent to sa DNA. Pag tinignan nyo yung DNA, ang letter na nagre-represent sa platinum, meron ba nakakaalam sa atin? Wala pa? Wala pa, boss. Wala pa. Okay. Ang platinum color, cream color, parehas lang yan, no? Platinum or cream. Actually, cream ang tawag dyan, eh. Medyo ginawa lang nila ang platinum para medyo mahal ang dating. So, siya lang dating dahil yung platinum, alam nyo naman, mas mahal pa yan sa ginto, eh. So, tinatawag nilang platinum. Pero in reality, cream yan. Ang cream o platinum gene, nire-represent yan ng letter E, as in elephant or echo. Okay? So, ano yung sinasabi nila? Platinum carrier. Platinum carrier. Pag nakita nyo yung aso, lilac siya. Lilac and tan siya. Sinasabi nila platinum carrier. Ibig sabihin, yung aso, visually, lilac siya, or blue siya, or any other color, kung sinasabi nilang platinum carrier yon, meron siyang isang copy ng letter E na gene. Kuha ba natin? Okay? So pag ang aso, nakita nyo, cream, visually, cream. Meron ba sa atin dito may-ari ng visual cream na aso? Meron ba sa atin?
Wala? Wala tayong platinum. Meron daw, may nag-check, boss. Meron daw isa. Green, ah, okay. Pero hindi ko alam kung platinum. Meron daw. Kung platinum yun, kung platinum yung aso o cream, yung medyo puti, ang platinum o cream kasi nagre-range eh. Meron akong dalawang visual platinum. Yung isa, magkapatid to ha. Magkapatid to, pero yung isa makikita mo maputi. Pero yung isa, para na siyang cream, para siyang dirty, parang yellowish na nga eh. Okay? So, parehas lang sila. Kung nakakita tayo ng ganung aso o meron tayong ganung alaga, automatic yan. China girl. Pag pinadi, kahit hindi nyo na ipa-DNA, kung gusto nyo i-confirm, pa-DNA test nyo, ganda ng upo, automatic, China meron girl. Yan dalawang kopya ng letter E. Okay, gets ba yun? China. Okay. So, basically, para maging visual, meron tayong tinatawag, okay, ganito ha, ganda ng recap natin. Na. China girl. Para ang aso, it's either visual siya, ibig sabihin, visual, nakikita mong ganyan ang kulay niya, or carrier. Dalawang possibility. Isang visual and isang carrier. Okay? Pag visual ang aso, kailangan 2 copies nung gene na yon o nung kulay na yon. Automatic yon. So pag hindi siya visual, possible carrier siya. Okay? Carrier. Ang carrier, meron lang siyang isang kopya nung gene na yon. Okay? So, magtatanong ako. Kung naalala niyo pa kanina, ano ang gene na nagre-represent sa blue na aso? Blue. Meron bang may alam sa atin o nare-recall yung sinabi ko kanina? Anong letra ang nagre-represent sa blue na aso? Delta. Delta, tama. D. Okay, or dilute. Okay. Pag ang aso, visually, blue. Meron kang nakita mo, oh, blue yung aso ko. Ano yun? Meron ilan kopya ng delta meron yung aso na yun? 2, boss. Okay, tama. Very good. 2. Automatic. Boss. Okay. Pwede ano maging kita yung visual na blue pero isa lang. May ganun ba? Visual na blue ang aso, pero isa lang ang delta gene niya, D gene. Tama ba yung tanong mo? Tama. Pwede ba gano'n? So, pag visual, automatic, 2. Pag visual siya talaga na blue, automatic, 2 yun. Automatic yun. Hindi din pwedeng isa lang. Hindi pwede. Pag visual siya. Oo. Pag visual siya, automatic, 2 yun. Ibig sabihin ng blue cone, okay. Isa lang yun o 2? Ang blue cone. Okay, yung tanong mo maganda, no? Blue phone, automatic, 2 blue. Pero may kakombinasyon siya ng phone. So ibig sabihin, ang phone kasi, ang nagre-represent na kulay sa phone ay AY. AY. Okay? Kung tan, AT. Kung phone, AY. So kung sinasabi mo blue phone, automatic, 2D yan. Automatic yan, blue eh. Blue phone, 2D. Ngayon dahil may kadugtong na phone, meron rin yang kopya ng AY na gene. Ngayon, yung AY gene, hindi natin alam kung isa o 2 yan. Kasi pwedeng maging phone yung aso, AY siya, pero carrier siya ng tan. So kung phone siya, pero carrier siya ng tan, ang DNA ng aso mo, DD, 2 delta, isang AY, isang AT. Pero ang litaw ng aso visually, ano siya? Blue phone. Copy, boss. Pero possible pa mag-carry pa rin siya ng choco.
Pwede pa rin, diba? Pwede, pwede. Pwede siya mag-carry ng choco kasi hindi siya visual na choco eh. So, ibig sabihin, pag hindi visual ang aso nyo, posible, may baon yan. May baon sa loob. So, lahat ng aso natin dito ngayon, dahil hindi naman tayo nagpapa-DNA, eh yung mga aso nyong hawak nyo ngayon, posibleng mga carrier yan ng kung ano-ano. Hindi nyo lang alam kasi wala kayong DNA. Okay? Pero, may way para malaman nyo kung ano nilalaman ng aso nyo without kahit na hindi kayo magpa-DNA. Paano? Tignan nyo ang magulang. Example, ito example ko. Kunwari, meron kayong blue tan. Oh, without having the dog tested yung DNA niya, paano nyo malalaman kung carrier siya ng cream o platinum? Oh, sino makakasagot ng tanong ko? Meron kayong blue na aso, blue tan, hindi nyo pina-DNA, paano nyo malalaman kung possible carrier siya ng platinum? Paano natin malalaman? Hindi na natin pa-DNA yung aso. Sino makakasagot sa atin? Yung isang way lang alam ko, boss. Yung sinasabi mong, kunwari, nanay niya, dam, is blutan. Ang unistad is platinum. Ang nilabas, blutan, yung sinasabi mo. Parang siya, kasi sabi mo, first yung sa nanay, napapasok sa magiging bitter. Very good. Very good. 100% tama ang sagot mo. Para malaman mo kung platinum carrier yung aso mo, kailangan, pag nakita mo yung magulang, meron dun kahit na yung tatay o nanay, pag platinum, automatic yung aso mong blue tan, carrier siya ng platinum. Meron siyang isang letter E. Okay? So, yan yung isang way. Pero, hindi pa rin, kunwari, yung magulang nung aso mo, walang platinum, walang visual platinum, o walang visual na cream, dun sa either tatay niya o nanay niya. Possible pa rin na merong platinum o cream gene yung aso mo. Sino makakasagot kung bakit? Sino makakasagot kung bakit? Okay, eto tanong ko. Blue tan yung aso. Pero both parents hindi visual platinum. Hindi cream, hindi puti. Pwede bang magkaroon ng platinum gene yung aso mo na blue tan? Sino makakasagot? Tama ba, boss? Pag yung mga lolo-lola nila eh, may genes na ganun, possible din na magkaroon sila ng... Tama. Tama yung sagot mo. Pero ang tama yung sagot mo, ha? Pero ang pinaka precise na sagot doon sa tanong ko, pwedeng maging platinum carrier yung blue and tan na aso na yon kung yung any of his parents or her parents ay carrier ng platinum. Hindi siya visual platinum, pero carrier siya. Okay? So yun yung tamang sagot. So, pwedeng maipasa ang carrier, as long as carrier ka, makakapagpasa ka. Okay? Hindi kailangan visual ka para makapagpasa ka. Basta carrier ka lang, makakapagpasa ka na. Okay? Kaya, di ba marami tayo ngayon, naririnig nyo,
Ito yung medyo mas may presyo na ng konti na aso ngayon sa atin. Isabella Carrier. Pero ang aso, di ba? Makikita nyo, black. Black and tan, blue and tan, lilac and tan. Pero, sinasabi nila, Isabella Carrier. Tama ba? Meron tayong nababasang ganyan sa mga group ng French Bulldog? Yes, mas meron. Okay. So, ibig sabihin yung aso, nakikita nyo, hindi naman siya Isabella. Okay? Pero Isabella Carrier siya. So, ibig sabihin, pwede niyang maipasa yung gene na yon doon sa aanakin niya. Pero, hindi sa lahat ng anak. Mamimili lang yon, tsambahan na lang yon. Kung carrier lang. Pero kung visual, dalawang kopya, okay, ulitin natin ha, pag two copies, automatic yun, lahat ng anak, tatapunan niya ng gene na yun. Pero kung carrier lang siya, ibig sabihin, one copy lang, possible ipasa niya sa anak niya yun, pero hindi sa lahat. Okay, gets ba natin yun? Okay, boss. Okay, kaya ang dami ngayon. Kaya nagsisimula na ngayon ang Isabella. Dumami ang Isabella dito sa atin. Nag-i-start na, no? Dahil marami nang nabebentang aso na Isabella Carrier. Okay? So, yung Isabella Carrier na yun, pag pinaasawa mo sa Isabella o Isabella Carrier rin, possible. Okay, maglabas. Hindi 100% ha. Hindi 100% possible. Ang 100% maglalabas lang ng Isabella, eh kung both parents, Isabella. Pero kung yung isang parent, Isabella, yung isang parent, carrier, hindi 100% magkakaroon kayo ng Isabella. Pero possible, boss, may lumabas. Possible. Possible talaga. Okay? Alam nyo bakit? Kasi, ito para medyo magkaroon kayo ng idea, no? For example, gusto nyo magpalabas ng asong Isabella. Okay? Gusto nyo magpalitaw ng asong Isabella. Eto choices nyo. Meron kayong isang full Isabella na stud. Isabella talaga. Example, si R66 ni Boss Egay. Si R66, Isabella Fon siya. Okay? Hindi siya Isabella Tan. Kaya makikita nyo yung pagka-Isabella niya. Parang creamy. Tama ba ako? Yung pagka-Isabella ni R66 parang medyo creamy ng konti. Tama ba? So, Isabella siya. Isabellang stud. Ang nanay, walang Isabella gene. Okay? Walang Isabella gene. Versus, meron kang dalawang blue and tan na aso. Both parents, blue and tan. Pero both, yung blue and tan na yon, Isabella Carrier. Ano pipiliin mo para magkaroon ka ng chance mag-produce ng Isabella mong aso? Sinong pwedeng sumagot? Ulitin natin, ang tanong ko, lilinawin ko. Meron dalawang pares ng aso. Dalawang pair. Yung isa, yung lalaki, si R66, Isabella siya, new shade Isabella siya. Pero yung asawa niya, lilac. Okay, para malinaw na malinaw ha. New shade Isabella, ang tatay, yung nanay, lilac and tan. Pero yung lilac and tan, hindi siya Isabella Carrier. O rojo carrier.
Yung isang pares naman ng aso, pareha sila, blue and tan. Pero pareha sila, Isabella Carrier. Oh, ano pipiliin mo dun sa dalawang pares na yon? Para magkaroon ka ng chance na magkaroon ng Isabella na, na papi. Ano yan? Sa parehong carrier. Yung blue tan na may parehong carrier. Tama. Very good. Kasi, kahit na yung isang aso na yun, I mean, dalawang aso, syempre, di ba, mas mataas ang level ng new shade Isabella. At saka lilac and tan. Mas mataas silang dalawa ang level doon sa dalawang blue and tan. Tama? Pero, yung dalawang blue and tan naman, Isabella Carrier. Yung dalawang blue and tan ang may posibilidad na mag-anak ng Isabella. Yan ang masasabi ko sa inyo. Kasi, although new shade Isabella yung tatay nung isa, at lilac naman yung tatay ay nanay nung isa, eh walang Isabella Carrier yung lilac eh. So walang pagkukunan. Kasi tandaan nyo, ang bawat tuta natin, kumukuha ng isang DNA sa tatay, isang DNA sa nanay. So yung dalawang DNA ni R66 na new shade, hindi niya ipapasa yung dalawang yun sa anak. Ipapasa lang niya doon isa. Eh, walang Isabella gene yung lilac. So, no way na ipasa niya doon sa tuta na yun. Gets ba natin? Boss, may percentage pa rin ba na magkameron? Pakiulit yon, medyo naputol. Pakiulit. Possible pa rin ba, boss, na magkameron ng ano, magkameron ng Isabella, yung unang pare. Pero mababa ang percentage lang. No chance. Zero. No chance talaga. Zero chance. Mm-hmm. Ah, pero lahat ng magiging anak noon lilac and tan carrier ng Isabella. Lahat lilac and tan, walang iaanak yun na blue, walang iaanak na black, walang iaanak na choco. Lahat 100% lilac, lahat 100% carrier na sila ng Isabella. Hello, boss, brief lang ha, walang ilalabas na ano, na ibang puro lilac lang. Kasi meron nangyari, boss. Oo. Isabella visual. Oo. Instead niya, lilac tan. Oo. Lahat yung lilac pa nang ilalabas, boss. Ah, sandali. Eto pala difference nun. Pag new shade, iba ang new shade, ha? Iba ang Isabella. Alam ba natin ang difference ng new shade sa Isabella lang? May additional isang gene. Tama. Okay. Yung merong mga papel dyan sa inyo, yung may access sa papel, maganda, meron kayong papel at ballpen eh. No? Para sinusulat nyo. Mapapag-aralan nyo itong ano, itong sinasabi ko. Okay? Ganito kasi yan. Maganda yung tanong mo eh. Ang tanong mo kasi, ang meron isang aso na Isabella siya. Tama? Isabella. So, ang gene ng Isabella is double B. Tama? Visual. Okay, double D, double B. Ito, Isabella. Hindi ito new shade, ha? Isabella. Okay, Isabella lang siya. Ngayon, kinasta ito sa
Lilac, tama ba? Yun ang tanong mo? Yep. Okay, lilac. Ang DNA ng lilac is DD double delta double CO. Lilac. Oh. Tignan nyo. Tignan nyo mangyayari. Dahil sabi ko, di ba, pagka double D, automatic, itatapon niya yung isang automatic sa lahat ng tuta, itatapon niya yung isang letra doon pag dalawa ang dala niya, di ba? Yes, bro. So, yung Isabela, since meron siyang dalawang D, automatic sa lahat ng anak niya, itatapon niya yung letter D. Since lilac ang nanay, itatapon rin niya yung, meron rin siyang D eh, dalawa rin yung D ng lilac. So itatapon rin niya sa lahat ng anak niya yung letter D na dala-dala niya, yung lilac. Okay? So automatic, lahat ng anak, blue. Ito ngayon ang tanong. Kung yung lilac mo, wala siyang Isabela, hindi siya magbabato ng Isabela. So, dalawa ang CO niya, lilitaw dito, isang CO. Yung isang Isabela, letter B, babato rin niya isang letter B. Ang lilitaw dito, blue. Okay? Blue lang ang lilitaw dito. Sa madaling salita. Kasi, hindi ano eh, hindi carrier ng, unang-una, hindi carrier ng Isabela itong lilac eh. Tama ba yung sinasabi mo? Hindi siya carrier ng lilac? Ay, ng Isabela, itong lilac? Yung nagtatanong kanina? Ikaw, boss. Ating lilac tan lang, boss. Ating lilac tan lang. Oh, yun. Lilac tan lang siya. Wala siyang Isabela, di ba? Wala, wala. Oh. Kung lilac tan lang siya, wala siyang Isabela, ang itatapon lang nito, isang CO gene lang galing dun sa lilac niya. So, ang lilitaw na aso dito, double D, double D, isang CO, isang B. Yung B naman magagaling dun sa Isabela. Walang ilalabas na Isabela to. Ang anak nito panay blue. Tama ba lumitaw? Hello. Bali ano, ang nilabas niya, merong lilac tan, dalawa ata yun. Tapos may lumabas din na, nag-lupon. Ah, okay. Alam ko na kung bakit ganyan ang lumitaw. Ang ibig sabihin ng Isabela na yon, Isabela siya, pero carrier siya ng Coco. Okay? Tama? Ang DNA nung aso na yon,